Kaibigan, purihin ng Diyos sa isang oras ng pag-aaral sa kanyang makapangyarihang salita na nagbibigay sa atin ng makabagong buhay, makalangit na ligaya at tiyak na pag-asa ng kaligtasan. Sa oras na ito, malalaman mo ang hiwaga ng katotohanan tungkol sa mensahe ng tatlong anghel na tinutukoy sa Apokalipsis 14. Ang mga mensaheng ito ay tinatawag nating mga pangkasalukuyang katotohanan para sa lahat ng mga taong nabubuhay dito sa balat ng lupa. Kaya inaanyayahan kita, kaibigan, na iyong masugid na subaybayan ang programang ito sapagkat ito'y nagbibigay sa iyo ng kaalaman kung paano ang mga panukala ng Diyos para sa iyong buhay, Kristiyano. At karapat-dapat ka sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral. Binabati ko ang lahat ng mga viewers ngayon sa buong mundo. Ganon din ang ating mga kapatid na nanonood. Gusto kong pakalanan si Brother Nimrod at saka Sister Judy Robles. Maraming salamat at sila ay patuloy na sumusubaybay at purihin ng Panginoong Diyos. Maging saan kay man, mga kapatid, lahat ng mga nanonood, mga viewers, ay pagkalooban nawa kayo ng ang mayamang basbas ng ating Panginoong Diyos mula sa langit. Umaapaw ang aming mga kasiyahan dito sa studio sapagkat maraming mga reflections at comments kayo na inilalagay dito sa comment section na ating mga tinatalakay, mga kapatid. Kaya kaibigan, sa ating pagpapatuloy, nais kong magkaroon ka ng kopya nito para magiging alive at vibrant ang inyong pag-aaral sapagkat pinapag-aaralan mo ito sa pagdating ng panahon ay mapalakas, mapatibay, mapalalim pa ang iyong ugnayan sa ating Panginoong Jesus. Kung nais mong magkaroon nito ay lumapit ka lamang dito sa NPUC o sa malapit na lugar na iyong malapit sa Iglesia ng Adventista. At bukod dito, meron na tayong downloadable outline na pwede nating gamitin sa iyong pagtuturo ng leksyon at saka yun sa care group discussions ninyo, kaibigan. Sa ating pag-aaral ngayong trimestre ay makakasama pa rin natin dito ang dalawang magigiting na pastor. Ang una dito ay makakasama natin ang siyang magbibigay ng maikling kabuuan ng ating leksyon. Siya ay kasalukuyang dean ng College of Theology sa Adventist University of the Philippines, puting kayo silang Cavite. Batiin natin si Pastor Ian. Felicitas. Thank you, Pastor Ray, Pastor Marvin. Thank you po mga kapatid sa pagtanggap sa akin. Isa pong pagbati mula sa inyong lingkod at sa lahat po ng taga-subaybay ng programang ito o maging sa bagong listeners or viewers ng programang ito. Kayo po'y binabati ng inyong lingkod. Binabati ko rin po ang mga mag-aaral ng Adventist University of the Philippines and my fellow workers at the Adventist University of the Philippines. Blessing to all of you at sa inyo pong lahat. Nawa ang kapayapaan at kasiguruhan ng pagliligtas ng ating Panginoon ang mapasa ating lahat. Maraming salamat. Ang pangalawang makakasama natin dito sa studio sa buong trimestre ay si Pastor Marvin Diaz. Siya po ang ating ministerial secretary dito sa Union at ganoon din siya pa rin ang ating field secretary patungkol dito sa NDRIEL, mga kapatid, dito sa North Philippine Union Conference. Kumustahin natin si Pastor Marvin. Thank you, Pastor Ray, Pastor Ian, at mga kapatid na nanonood sa ating pag-aaral ng ating lesson. Nawa ang Panginoon ay siyang magbigay sa atin ng kaliwanagan sa ating pag-aaral. Maraming salamat. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang anayahan, kaibigan, sa maikling panalangin. O Panginoong Diyos, sa maraming banal na binubukalan ng buhay at buhay na walang hanggan, napakabuti niyo sa amin sapagkat ipinagkaloob niyo ang panahong ito upang pag-aralan ang iyong mga banal na salita. Gininto ang salita na nakapagbabago ng buhay. Pagpalain ang bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, na nawa ang karunungan ng langit at ministerin ng Banal Espiritu ang aming mararamdaman at maranasan. Pagpalain ang mga viewers at magbigyan pansin ang aming mga kailangan araw-araw at ipagkaloob sa amin, Panginoong Diyos, ang Banal Espiritu at patawarin po kami sa aming mga kasalanan. Ganun din po ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang pamagat ng ating panglimang paksa na ngayon ay ang mabuting balita ng paghuhukom.
At ang talatang sauluhin ay matatagpuan sa Apokalipsis 14:7. Ito ang sinasabi. Sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng bukal ng tubig. Ang ating leksyon ay ibabahagi unang-una si Pastor Ian. Ito ay bibigay niya ng maikling introduction ng ating leksyon. At merong tatlong bahagi ng ating leksyon ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, ng The Good News of the Judgment, ang mabuting balita patungkol dito sa paghuhukom. Ang unang-una dito ay yung indispensability of the judgment, the issues of the judgment, and the good news of the judgment. Itong tatlong ito ay tatalakayan natin. Unang-una ay bigyan pansin natin at ipapaliwanag sa atin ni Pastor Ian ang ibig sabihin ng indispensability. Ano yung kailangan ng ang pangangailangan kung bakit meron ito, itong paghuhukom nito. Bigyan natin kay Pastor Ian. Pastor Ian. Mga kapatid, tignan po natin ang ating mga Biblia para magabayan tayo ng salita ng Diyos para maunawaan po natin ang ating leksyon. Mm. Buksan po natin ating mga Bible sa aklat po muli ng Revelation. Alam nyo, napakaganda po ng pagkapili ng title, Good News of the Judgment. Balikan po natin na pag-aralan natin sa nakalipas na mga araw yung salitang gospel. Alam nyo po ba yung salitang gospel ay pwede din po siyang isalin sa salitang o mga katagang good news. Hmm. So pag sinabi nating gospel, ito'y isang mabuting balita. Patungkol sa ating Panginoon na tagapagligtas. So pag sinabi po nating good news of the judgment, ito ay isang pabalita ng pagliligtas, kasiguruhan, na napakatungkol sa paghuhukom. Kung titignan po natin ang Revelation chapter 14, at doon sa unang bahagi ay nandun yung everlasting gospel. So wag po natin aalisin yung frame of thought and pagbasa natin dahil ito yung konteksto ng ating pinag-aaralan. Ngayon, meron pong sinabi doon na judgment. Kadalasan, ang pag-unawa ng tao pag sinabing paghukom, ito ay negative. Ang tingin nila ay ito ay something na curse, nakakatakot. This is something to fear. Pero alam nyo po, napag-aralan din natin, fear is not something that is taken negatively in the Bible. Fear is associated with all worship, giving reverence, and knowing who God is. So, doon po sa mga kaisipan na yun ngayon, ay tingnan po natin kung ano tong judgment na ito. Pag tinignan po natin ang Biblia, mga kapatid, mahalagang makita natin na bakit kailangan ng judgment. Bakit may doktrina ng judgment? Bakit ito good news? Number one, mga kapatid, pag sinabi po nating judgment, may hukom. At malinaw sa akda ng Biblia na ang hukom na ito ay ang ating Panginoon. Mm-hmm. At kaakibat ng paghukom ng Diyos ay kadalasan ang sinasabi natin ay ang gantimpala. At meron din daw pong gantimpalo. Pero tingnan po natin ng mabuti, mga kapatid. Ano ba ang laman ng kasiguruhan at bakit may mga natatakot? Ang judgment, mga kapatid, is positive. Nakita na po natin yan sa pag-aaral ng Daniel, na ang Daniel ay nagsabi, and there was a time when judgment was pronounced in favor with the saints. Ang ibig sabihin, ang judgment ng Panginoon is in favor, dapig, o siya ay pabor para sa mga iniligtas ng ating Panginoon. Higit sa lahat, pag sinabi po natin judgment, ang ina-address dito is the sin problem, Pastor Ray, Pastor Marvin. Ang kagandahan nito, that there is now a coming end to sin. Yun ang isang pinakamagandang kasiguruhan, pabalita ng judgment. At yung pagtapos ng kasalanan, makikita natin doon ang role ng ating Panginoon. Because without the everlasting gospel, we will have no hope in judgment. Mm-hmm. Without the everlasting gospel, walang pag-asa. Mm. Kasi
Anong magiging kasiguruhan natin? Wala. Pero dahil may nagligtas sa atin, amen, ang ating Panginoong Hesukristo, ang sabi ng aklat ng Revelation, we have overcame because Jesus overcame. So makikita po natin, through the everlasting gospel, heaven and the beauty of what the cause of judgment is through Christ ay binibigyan niya. Pinapakita niya kung gaano kahalaga to. Dahil mismo ang Panginoong Hesukristo, God through Jesus Christ have demonstrated what love is, what grace is. Ito ang isa sa mga pinakamagandang aral hinggil dito. At ang sabi nga po is, through the everlasting gospel, it portrays, gives a picture, paints who God is, that God is a God of love. So, ibig sabihin nun, Pastor Ian, kasi yung judgment ay nakapaloob dun sa everlasting gospel. Na which is Jesus Christ. Ibig sabihin nun, ang paghuhukom ay hindi siya nakakatakot. Tama po. At ito ay nagbibigay ng panahon para sa ganun i-address yung kasalanan in the proper perspective. Yes. Judgment time frame is like God's timetable. Yeah. That there is an end to what sin has done, to what sin is, and to the originator of sin, which is the enemy. So yun po ang kagandahan ng judgment. So yung paghuhukom ay kaakibat doon yung everlasting gospel. Opo. Kailangang ipabalita ang walang hanggang ebanghelyo na ang ating Panginoong Yesus. Pag lahat na ay tumanggap, magkakaroon ng paghuhukom. At pagkaroon paghuhukom, paghihiwalayin na yung mabuti at saka yung masama. Yung mga, sabi nyo kanina, yung gumawa ng mabuti, nagbigay ng buhay kay Kristo Jesus, wala silang katatakutan. Merong pag-asa sa kanila sapagkat ang paghuhukom na ito ay para sa kanila, in favor, sabi nyo kanina, para sa mga tumanggap. Kaya Pastor, tinitingnan ko yung connection dun sa previous lesson natin. Kasi yung previous natin ay fear God and give glory to Him. The fear is centered on worship. And the give glory is aligning ourselves into a Christ-like character. Amen. Then pagkatapos noon, then judgment. Paghuhukom na. The good news of the judgment. So, anong ikakatakot natin? Ang nagligtas sa atin ay ating Panginoong Hesus. Sabi ng aklat ng Revelation is, yun ngang lamb that was slain and through His blood, we are partakers of His death on the cross. He overcame. And in His victory, we are also victorious. Ito pong pagliligtas ng Panginoon, yung judgment na ito, talks also of His justice and mercy. Ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos din ay Diyos ng katwiran. Justisya. Justisya, ika nga. So, itong paghuhukom ng Diyos ay parang ganito yan, mga kapatid. Pag hindi po nagkaroon ng paghuhukom, ibig sabihin, ang Diyos nga ang author ng kasalanan. Ang Diyos nga ang may kasalanan kung bakit tayo nagkaganto. Pero dahil may paghukom, yung kasalanan na pumasok nung panahon ni Eva at Adan sa Genesis chapter 3 ay magkakaroon ng wakas. Ibig sabihin, ang Diyos ay siyang pumuksa, tumapos dito, at yung kanyang ginawa sa krus ang basihan ng pananagumpay niya. Isang napakagandang pabalita ito, Pastor Marvin, Pastor Ray, at mga ginigiliw na taga-subaybay po sa programang ito. Oo, magandang balita yan sapagkat alam ninyo, kapatid, tayo ay nilalang ng Panginoong Diyos. Hindi natin ginusto na tayo malalang. Nilalang niya tayo ayon sa kanyang pag-ibig. Ang problema, nagkasala tayo. Eh kung gumawa siya rin ng paraan
para tayo ay maibalik sa Kanya. Yan ang magandang balita. At ang ginawa niya ay yan nga, everlasting gospel. Dinala tayo sa isang pag-asa at pagkatapos ay tatapusin niya ngayon yan. Sa pamamagitan ng pag-hustisya, pagbigay ng hustisya at saka ganun din sa mga taong tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Kaya wala tayong problema dito. Hindi tayo babagabag at magdududa. Hindi tayo dapat matatakot na ang darating na paghuhukom ay paghuhukom para sa mga tumanggap at magbibigay gantimpala sa mga tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Pastor Marvin. Kaya pagtitignan ng Pastor Ray, yung bang pag ng tao ay naligtas na through the grace, yung bang mabuti ng gawa, yun na yung kwan eh, yun na yung lumalabas, hindi upang siya maligtas. Yun ay nagpapatunay yung kanyang genuineness nung kanyang pananampalataya in alignment in giving glory to God. Amen. Mm-hmm. Napakaganda yun eh, kasi in the judgment, is the law is the basis of the judgment, the transcript of God's character. Kaya pag titignan po natin noon, yung when we say judgment, kasi ito ay lahat kasalit ang tao dito eh. Itong pinag-aralan natin doon sa Revelation 14:7 na the hour of judgment, ito po yung maganda, Pastor, yan eh. Isa sa aking natutunan dito, the Revelation announces the judgment. Mm-hmm. But when we come, probably in our next lesson, the Daniel now announces the when. Mm-hmm. Okay, for now, is the good news only. The book of Revelation announces the good news of the judgment. But on the other hand, we will study that on the other lesson, it's now the when of the judgment. Pero pagtitignan po natin dito, when it comes to the judgment, kinakailangan ito eh, para masakdal yung mga tao na kung saan yung price na binayad ng Panginoon sa kasalanan ay mahubog doon sa tao. Kaya yung paghukom, Pastor Ray, ay yung mga pretenses, hypocrisies, false hold. Walang may tatago yan eh. Lahat yan ay yan lalabas yan. Pero the good news is itong mga ito, mga pretenses, hypocrisy and so on, the moment na yung ating buhay ay i-connect natin sa Panginoon, then judgment will be a good news to everyone. Amen. So, yung unang bahagi ng ating leksyon na kahalagahan ng paghuhukom, mga kapatid, ay naintindihan natin. Darating ang paghuhukom na kaakibat doon sa unang-una yung balitang walang hanggan. Pag tinanggap mo yung pabalita, yung good news, na yung everlasting, pag tinanggap mo yan, na ang ating Panginoon Jesus, darating ang panahon ng paghuhukom. Pero hindi ka dapat magduda at alanganin, may pag-asa ka na magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan, sapagkat itong paghuhukom na pinag-uusapan namin dito ay makikita ang hustisya ng Diyos, makikita ang biyaya ng Diyos, makikita rin yung kaawaan ng Diyos na gusto niyang tapusin. Yan ang punto. Tatapusin niya ang kasalanan sa balat ng lupa sa pamamagitan ng paghuhukom at mahiwalay ang mga sumunod sa Panginoong Diyos, tumanggap sa bago kaligtasan at yung good news na sinasabi dito na everlasting gospel, para magkaroon ng buhay na walang hanggan ang mga taong tumanggap, at ang mga hindi tumanggap sa pabalita ng anghel na ito na mabuting balita ay magkakaroon ng kapahamakan na wala ng pag-asa, mga kapatid. Kaya napakaganda nito, yung unang kahalagahan nito, mga kapatid, na unang punto. Ang pangalawang punto dito, yung issue naman, yung unang-unang pinag-usapan natin, yung indispensability, yung kahalagahan. Ang pangalawa natin pag-usapan dito, yung issue in the judgment. Pastor Marvin, paano itong pagtitingnan natin, Pastor Ray, ay ano ba yung ina-address doon sa judgment? Mm-hmm. Ito ay, Pastor, in the context of the great controversy. Tama po. Ilalagay natin doon sa mas maluwang siya na perspective
para mas maliwanag yung pagkaintindi natin. So, yung mga minamahal na kapatid, una na titignan po natin, the arch enemy. Pinag-usapan natin doon sa unang lesson natin, doon sa Revelation 12, uh-huh, na ang kaaway ay inakusan ang ating Panginoong Jesus. So, ibig sabihin yan, ay bakit yung issue doon sa great controversy o doon sa Jezebel ay mahalaga? Because una doon ay ano, si Satanas, binigyan ang masamang picture ang Panginoon na God is a vindictive God. Mm-hmm. Vindictive judge. Yun yung isa sa issue doon. Hindi lang yon, para bang Satan labeled God as a wrathful and tyrant. Mm-hmm. Oh, pagtitignan po natin. And at the same time, Satan accused God to punish his creature to every sin that they ever committed. Mm-hmm. So, titignan po natin. Kaya nga ang kalagaan po nito ay pag nakita po natin na ito yung issue na tinatalakay diyan, magkakaroon tayo ng pagkaunawa na mahalaga pala yung judgment. Na hindi lang para sa atin, kundi ito ay nagpapakita rin doon sa picture ng Panginoon na binahidan ng kaaway na si Satanas. Kaya mahalaga po na makita po natin ito. It's not only about us, but it's about the Creator who created us. Okay. Maganda po yung kaninang binuksan ni Pastor Marvin na that the issue of the judgment is also solving and it's connected to understanding the great controversy. Tama po yun. The great controversy motif or the meta-narrative of the great controversy, yeah, is one of the integral teachings of the Bible na dapat po natin makuha, maunawaan ng gusto para kung saan po natin ilalagay ang mga doktrinang ito or mga konsepto ng Biblia, they will fit on its place. Now, meron pong tanong dito, vindictive nga po ba ang Panginoon? Tyrant nga po ba siya? Mm-hmm. Kasi kung titingnan natin na ganun, yung issues that are being hurled by the enemy against God, God's government, and God's people. Pansinin niyo po, ang atake po ng kaaway sa Diyos ay multi-dimension. Ang Diyos, ang kanyang gobyerno, ang kanyang kautusan, kung sino ang Diyos, at ang bayan ng Diyos. Ang nalabi ng bayan ng Diyos. So, the attack of the enemy is in all directions para ibagsak kung sino ang Diyos. Pero tingnan po natin, ang judgment po will paint a picture of who God is. Balikan po natin ang ilang mga talata mula sa Lumang Tipan para maunawaan po natin yung aral ng paghukom. Ito po ay masusumpungan sa Daniel Kapitulo 7 at ang tala po ay 10. Yes. Daniel Kapitulo 7 at ang tala po ay 10. Pastor Ray, pwede pong ipaglingkod ang mga talatang ito. 7:10, may dumaloy na isang ilog ng apoy at lumabas mula sa harapan niya. Libo-libo ang naglilingkod sa kanya at laksa-laksa ang nakatayo sa harapan niya. Ang hukuman ay humanda para sa paghuhukom at ang mga aklat ay nabuksan. Ito pong nilalaman ng Kapitulo 7 ng Daniel talks about a judgment scene and which we will have more of this in the next lesson. Pero makikita nyo po dito that the judgment scene is cold and the courts were seated and the books were open. Mm-hmm. Now, there is an investigation to judgment and there's work. Mamaya babalikan ko po yung bakit kailangan yung work? Anong role ng work? Babalikan po natin yon. Mm-hmm. Pero tingnan nyo po, pagkatapos po noong judgment scene na yon, there is now the pronouncement of judgment. And you will find this in verse 22. Pakibasa pa, Soray, verse 22 ng Kapitulo 7 ng Daniel. Hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating,
at ang paghatol ay binigay para sa mga banal ng kataas-taasan. At ang panahoy dumating na tinanggap ng mga banal ang kaharian. Wow. So, here you find the Ancient of Days, which is God, pronouncing and making a judgment in favor with the saints. Ibig sabihin, ito ay taliwas kaagad sa tinuturo ng kaaway that God is vindictive. No, the judgment of the Lord to those who are His saints, yung mga tumugon sa panawagan ng Diyos, nagbigay ng kanilang buhay para sa Diyos, ang paghusga ay pabor, dapig, para sa kanila. At anong klaseng paghusga? Ang sabi po ng tala, and the time arrived, came, when the saints took possession of the kingdom. The kingdom. Wow. Ibig sabihin, Pastor, mga kapatid, ang judgment ay isang positibong konsepto. It is only negative when you are at the wrong side of the issue of the great controversy. So, dagdagan po natin ngayon. Ngayon po, bakit kailangan yung gawa? Ano ba yung role ng gawa sa judgment na ito? Pastor Ray, may isa pong tala mula sa Biblia. Ito po'y nasa Apokalipsis 20 at ang tala po ay 12. Ito po'y makakatulong para mas maunawaan nila anong role na ito. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Tingnan po natin dito mga kapatid, merong paghatol na ginawa ayon sa mga gawa. Tingnan sa mga ginawa nila. Then, pero bago po yon, may concept po dito that the books were open. So, it's the same motif of what you find in Daniel chapter 7. So, balikan po natin, yung deeds, judgment is based on evidence. The evidence that their life ay naisuko nila sa Panginoon. Ito po yung sinasabi ni Pastor Marvin sa mga nakaraib pa sa ating leksyon hanggang kanina po, na dapat yung buhay natin ay naka-align sa Diyos. Kasi kung hindi, yung gagawin natin ay hindi kaayon ng kalooban ng Diyos. So, the result of a life that is in God with Christ is a life that will be seen in the evidence of good works. Pero hindi ibig sabihin yung good works ang magligtas. Soul na magliligtas sa iyo. Hindi po yun. Bakit mga kapatid? Dagdagan po natin ang tala, then ibabalik po natin dun sa judgment concept. Kung meron po kayong mga Biblia, patuloy nyo pong buksan ang Biblia niyo sa aklat po ng Efeso. Efeso Kapitulo 2 at ang tala po ay paborito po ng marami ito ay verse 8. Kung babasahin niyo po ang Ephesians chapter 2 verse 8, Pastor Ray, pwede po bang ipaglingkod? Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Patuloy, verse 9. Ang sabi po ng verse 9? Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. So yung mga gawa, mga kapatid, ay hindi basihan ng pagliligtas kundi ang biyaya. Okay? Pero bakit meron pa rin bang mabuting gawa? Basahin po natin ang versikulo 10. Versikulo 10? Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Ano daw po mga kapatid, malinaw na ang mabuting gawa ngayon na sa role ng isang Kristiyanong pamumuhay, that when we were saved, God created us for good works. So, pag hindi pwede sa mga huling araw sasabihin natin, ako ay sa kordero ng Diyos, pero yung buhay natin ay hindi naka-align. Hindi naka-align. Hindi ayon sa kalooban ng Biblia. O hindi gumagawa ayon. Hindi gumagawa
ayon at nabubuhay ayon sa salita ng Diyos. Oh. Ibig sabihin, your life is not in line to give glory to the Lord. Ikaw yun nandun sa kabila sa issues ng great controversy. So yung judgment para sa iyo. So yung mga gawa na sinasabi mo ay hindi na para sa iyo, kundi para sa Panginoon. Credited sa Panginoon yung mabubuting gawa. Yung mabuting gawa kasi natin, Pastor, yung mabuting gawa natin is the result of a life of faith. Because we have, you know, we are in sin, and because when we accepted Christ by faith, God has justified us and declared us righteous. Our life now is a life that is solely for Him. That means, ang sabi po ng Biblia ay mamuhay ka ng may kabanalan, may kaayusan. Hindi ka kakain ng mga bagay na ito, hindi para maligtas, kundi para mamuhay ng ayon sa Biblia. Mangingilin ka ng tamang araw ng pagsamba. Hindi para maligtas, dahil iyon ang pamumuhay na ayon sa Biblia. So, yung buhay at gawa mo ngayon ay resulta at evidence ng iyong pagkaligtas sa ating Panginoong Hesus. Napakaganda. Ni kailanman yung aking mga ginagawang mabuti ay hindi para sa akin, kundi para sa Panginoong Diyos. Ikalawalhati ng Panginoong Diyos yung mga ginagawa kong mabuti ay credited para sa Kanya. Ginagawa niya yan para sa akin. Hey, Pastor, pagtitingnan natin doon, bakit kinakailangan yon? Tandaan natin na ang kaway ay siyang accuser. Yes. Doon sa Revelation 12:10. Nag-accuse siya. Ibig sabihin noon, pag iyong buhay mo ay hindi lang sa Panginoon, meron at meron siyang ituturo. Di ba? Kinukonsider yun sa judgment. Kasi yun ang kanyang role. 12:10. Basahin natin. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapangyarihan ng Kanyang Kristo, sapagkat itinapon na ang tagapagparatang sa ating mga kapatid na siyang nagpaparatang sa kanila sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Yung salitang nagpaparatang eh. Ang kaaway ito. Accusing them day and night. Just imagine, kasi doon kasi ito yung sa judgment, sa courtroom scene, yun ang role. Yun ang role ni Satan. Paratangan niya na itong makasalanan ito ay hindi siya entitled doon na maligtas. Pero ang maganda doon ay in the courtroom sa paghukom, biro mo, yung nagligtas sa'yo, siya pa yung iyong defense attorney diyan. Siya pa yung judge. Anong silbi nung nag-accuse? Wala na. Pero ang malungkot, Pastor, doon sa mga issues na ibinabato ng kaaway against God, His government, at sa mga banal, saints, maraming nalilin lang. Maraming lumilipat pa sa kampo niya na ang kanilang pamumuhay, ang kanilang buhay, at ang kanilang kalalagyan ay walang pananampalataya. Walang Panginoon, walang kautusan na sinusunod, pamumuhay na hindi ayon sa Biblia. Yun yung hindi may defend ng in the courtroom. Yung bang ibinibigay na nga yung serbisyo ng defense attorney na libre, ayaw mo naman tanggapin. So, ano magagawa nung defense attorney? Ganon din yung kaligtasan. Yung grace, ito, I'm giving you freely. Pero anong mangyari? Ayaw naman tanggapin. They choose to be in the side of the accuser. Kaya nga ito, mga minamahal na kapatid, pagtitignan po natin, ito ay nai-reveal yung in the judgment is one thing na makita natin ay ipapakita in the unlocking universe that Christ is the rightful
ruler. Kasi ang nangyari yun, the accuser, which is Satan, claim niya yun eh, na he's the ruler. Dito sa mundo. Dito. But in the judgment, may papatunayan doon na the issue is hindi siya yung ruler, but Jesus himself. Accuser lang siya sa mga sa loob ng paghuhukom, mga kapatid. Kaya nakikita na natin na ang issue ng judgment ay nandun yung nag-aakusa, nagpaparatang, ito yung si Satanas, ito naman yung inaakusa, tayo, mga na kay Kristo. At ang nagdidesisyon, defending attorney natin, ay ating Panginoong Jesus. Wala na tayong katalo-talo dito, kapatid. Panalo tayo lagi. Laging ang accuser ay talo. Laging talunan. Inaaskusahan lang tayo. Kaya ang buhay natin ay, ang punto dito ay laging naka-align. Laging nakapaloob ang ating gawa sa gawa ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesus. Isa pa, Pastor, ipagtignan po natin, hindi lang yon na God will be the rightful ruler, but hindi lang, yun ay Satan will be exposed. Ang kanyang on the, on gawa. On the unlocking universe, yung kanyang evil surmising, yung kanyang paglilinlang, yung paging selfish, eventually, it will be come into a destructive mode. Kaya nga, mga minamahal kapatid, ito po yung mga issue. At hindi lang yon, in the judgment, yun din yung maganda eh. The Godhead will be revealed in the cross kung ano ang kanyang ginawa sa pagliligtas doon sa mga kasalanan. Amen. Kaya napakaganda ito, mga minamahalang batid eh. Itong judgment, it's not to be afraid of, but itong judgment ay magbigay sa atin ng good news na ito ay kalakip doon po sa walang hanggang ebanghelyo ng ating Panginoon. Maraming salamat. At nakikita natin dito yung sabi nyo na sa Banal na Kasulatan na mabubuksan pala ang mga aklat ng buhay. So, ibig sabihin, mabubuksan ang mga aklat, nakalista yung mga gawa natin doon. Nakalista yung mga salita natin doon. Nakalista yung lahat ng mga motibo natin doon, mga kapatid. Wala na tayong natatago. Pero itong mga kasalanan na ating nagawa, kung tayo'y humingi ng patawad sa ating Panginoong Jesus, na siya ngayon ay kasalukuyang nagbibigay ng mediation sa langit na bayan, mga kapatid, ay bago darating ang paghuhukom o kaya kasalukuyan ng paghuhukom o kaya darating ang ating buhay na mamamatay tayo o darating na ang Panginoong Jesus, sana naman ay makikita yung buhay natin o mababasa yung buhay natin, yung mga gawa natin sa libro ng buhay upang magkaroon tayo ng kapanatagan at sigurado at tiyak na kaligtasan, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya nakita na natin, mga kapatid, yung una, yung indispensability, yung kahalagahan ng judgment. Ang pangalawa dito, yung issue ng paghuhukom, na nandyan yung akusado, nandyan yung nag-aakusa, nandyan yung nagde-defend sa atin, ang ating Panginoong Jesus. Kaya wala na tayong dapat ikabahala. At sabi dito ay, the rightful ruler, na sinasabi ni Pastor Marvin ay makikita na, mai-expose na na ang Panginoong Jesus ang siya talaga ang may-ari ng lahat ng mga ito na ibigay lang sa kaaway dahil sa kasalanan na nangyari na nanin lang tayo, mga kapatid. At ang panghuli dito na pangatlong bagay na tandaan natin sa ating leksyon ay the good news of the judgment. Yung magandang balita na ito na yung tinutukoy ng tema ng ating leksyon ngayon. Itong title niya, mga kapatid. Anong masasabi natin dito, Pastor? Alam niyo po, mga kapatid, ang good news po ng judgment is that there is an end to Satan, sin, and sinners. Okay. Medyo masakit-sakit po siguro yung last, yung sinners.
But that means, kung hindi po magkakaroon ng end for sinners, sin will be forever. And sin cannot be forever, brothers and sisters. Sin must have an end in order for us to truly understand that the one who is eternal has sacrificed eternal issues para mapakita sa atin that He is God, who is eternal from everlasting to everlasting. So, ito po yung kagandahan. Ang nire-reveal po dito ay kung sino ang Diyos. Kaya at kung babasahin niyo po mabuti yung Revelation chapter 4, yung verses 1 na yon hanggang sa huling bahagi ng Revelation chapter 4, 11 verses, makikita niyo doon yung kung nasaan ang ating Panginoon, ang scene na yon. Napakaganda ang picture niya. It reveals who God is. Then later, it is connected to the worship of the Creator. Then when you look at the issues of the judgment sa mga huling araw, ang gagamiting panlinlang ng kaaway is also associated to worship and trying to take the role of creatorship from the Lord. And these are eternal issues. Pero ang mangyayari, mga kapatid, ang pinakamaganda dito is in the judgment scene, God is still victorious. Amen. Ang ating Panginoong Hesukristo pa rin po ang mananatiling nananagumpay. In the words of Prophet Daniel, Michael stands. And we know that when Michael is used, like in the book of Daniel, it's taking a war name for Jesus, that Jesus is at war against the enemy. And Daniel pictures it that Jesus stands for His people. Ito po ang kagandahan ng pabalitang ito para sa ating lahat. Amen. Oo. At isa pa doon na posturiyan, pag tinanong ko, kasi yung revelation ay, kasi professor, narinig ko kay professor, the revelation is part of the Johannine writing, di ba? Kasi pag titignan po natin, mga minamahal kapatid, ang pinag-aralan natin is the hour of the judgment. Kaya yung the hour of the judgment is the good panahon, news, the good news of the judgment na nandun sa Revelation 14:7. Pero pupunta tayo dun sa other part of the Johannine writings. Titingnan po natin yung pag sinuna na ito yung judgment eh. Ito yung apocalyptic. No, ano bang sabi dun sa John 5:22, Pastor? Then punta tayo dun sa 1 John 2:1. Pero tingnan natin kasi part po ng Johannine writing. Okay. Sabi dito sa 5:22, sa John 5:22, ang Ama'y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol. Amen. Ganda eh. Ipinagkaloob niya doon sa Anak. Yung Anak, from the foundation of the world, siya na yung namatay. Di ba? Siya na yung namatay to save yung mga salanan. Then, hindi lang yon, yung Ama, the authority was given to the Son doon sa judgment. Tingnan nyo mga minamahal kapatid, yung role na ginagampanan. So, it's really a good news. Kasi from the foundation of the world, namatay na itong Redeemer. Then at the same time, naibigay pa yung kanyang paghatol sa kanya. Then later on, may kwansya eh. Mayroong, hindi ko alam kung appeal ito eh. yung 1 John 2:1. Kasi naibigay niya, pero para bang nagbigay siya ng appeal doon sa kanyang sulat eh. Oo. Tingnan natin, 1 John 2:1, ito sinasabi. Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na si Siyang Matuwid. Yun ang kasiguruhan ng pastor eh. Sa technical terms, sa theology, meron tayong tinatawag na substitution. Instead of us dying, Christ is now the substitute. Yung penalty na yon dapat sa atin, He died for us.
But on top of that, what is credited to us is His perfect righteousness. Yeah. Mm-hmm. So sa judgment scene na yun, Pastor, tama po yung sabi nyo, kung sino yung matuwid na yun, si Kristo. So here, it's a picture of who Jesus Christ is. That Jesus is not simply priest, prophet, sacrifice, judge, but He is also the coming King. Yeah. But on top of that, tagapamagitan pa, Jesus gave us the cloth of righteousness in order for us to be righteous in that judgment hour na yung kanyang katwiran ang nagiging katwiran natin ngayon. Kaya, Pastor, napaganda Na, di ba, yung kanyang ibibigay. Oo. Kaya nga doon sa yung sa 1 kanina, sa 2:1, sabi ko nga, may appeal eh. Tama po. Kasi sabi doon, ngunit, doon sa English eh, if anyone, di ba, yung kanya appeal eh, sabi niya, ito yung hour of judgment, ako yung defense attorney, if anyone, there is the assurance eh, if anyone sin, you just connect, Tagapagtanggol. Doon sa tagapagtanggol, then let His robe of righteousness will cloth us so that His character will be seen. Kaya nga't pag tayo na humarap doon sa judgment, it's not my character anymore, but it's the character of the Mediator, Jesus Christ. Napakaganda. Ang isang kagandahan doon, Pastor, ang tawag natin doon is, it's not our perfection, but it is the perfection of Christ. Ng ating Panginoong Jesus. Yung gawa ng ating Panginoong Jesus, siya ang makikita. Kaya yun yung gawa ng Panginoong Jesus, sinasabi natin, yun yung magliligtas. Hindi yung gawa natin. Sapagkat ang gawa natin ay makasalanan. Kaya ang maganda pa dito na nakita ko ay, kahit napakaraming mga kagandahang ito na napag-aralan natin, yung pag-asa ng kaligtasan, yung ginawa ng ating Panginoong Jesus para sa atin, ay mayroong kayong napansin ko sinasabi dito na kung sino man, sabi mo Pastor Marvin, kung sino man ang magkasala, tayo ay may tagapagtanggol. Sinasabihan na ang bawat isa sa atin na habang tayo ay nabubuhay bilang isang Kristiyano sa balat ng lupa, maraming mga pagsubok sa buhay, maraming mga tukso sa buhay, maraming mga kasalanan dahil nandyan pa rin yung kaaway na kahit talunan na, ay gumagawa pa rin ng paraan para tayo magkasala. Pero kung minsan man ay natukso tayo at nagkasala tayo, sabi niya, lumapit lang tayo. Hindi tayo pinipilit, kundi merong sinasabing, kung yan ang nais mo, hindi. Kundi ito'y isang, sabi mo kanina, appeal ng bawat isa na lumapit ka kay Kristo upang magkaroon ka ng pag-asa ng kaligtasan. Kaya nga yung may kanta na, lumapit sa kanya, di ba? Yan ay isang pahiwatig ng magandang balita na kung may darating na paghuhukom, kapatid ko, meron kang pag-asa. Makikonek ka lang sa ating Panginoong Jesus. Tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas at magkakaroon ka ng pag-asa ng kaligtasan. Patatawarin ang iyong mga kasalanan. At ang kasalanan mo yan ay hindi niya isusulat lang na isusulat, kundi patatawarin ka, madi-delete na yan, dadalhin niya sa loob o kaya kailaliman ng tubig. Bakit sa ikalaliman ng tubig? Sapagkat walang nababasa, di ba, Pastor? Walang nababasa sa tubig. Walang nababasa sa tubig. Kaya nagpapasalamat tayo ng Panginoong Jesus ay handang-handang magpatawad. Iya lang ang kondisyon ay lumapit tayo at humingi tayo ng kapatawaran at magkaroon tayo ng panibagong buhay at mabuhay sa Kanya at manatili gumawa ng mabuti ayon sa Kanya. Mga kapatid, malapit na itong patapos at ang napakaganda dito na ating napag-aralan ay may 3 punto dito sa ating paghuhukom na topic ko ay yung indispensability, yung kahalagahan ng paghuhukom at ang issue ng paghuhukom at ang good news ng paghuhukom, mga kapatid. At meron pa tayong panghuling mensahe, Pastor Rian? Tandaan po natin, mga kapatid, ang paghukom ay tunay na mabuting balita dahil ang kasiguruhan nito ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Mm-hmm. Pastor Marvin? At the call of the judgment is for confession
repentance and forsaking the sin. Amen. Wow, magandang balita. Kaya kapatid, kung ikaw man ay hindi pa tumanggap sa aming Panginoong Hesus, tanggapin mo na ngayon sapagkat meron ka pang panahon na babaguhin ka ng ating Panginoong Hesus, patatawarin ang iyong kasalanan at magkaroon ka ng pag-asa ng kaligtasan. Tanggapin mo lang siya sapagkat siya'y laging naghihintay. Ni kailanman hindi ka pipilitin ng ating Panginoong Hesus, tatawagin ka. Kung ikaw ay magpasya na lumapit sa Kanya, hinding-hindi ka mawawaglit. Ikaw ay tatanggapin niyang buo at babaguhin niya ang iyong buhay para manatiling matatag hanggang sa Kanyang pagdating upang iligtas tayo sa langit na bayan. Kaya maraming salamat ito sa leksyon natin. Magandang balita, ang balitang may pag-asa at walang hanggang balita, ang balita ng kaligtasan na kay Kristo Jesus, mga kaibigan at mga kapatid. At sa ating pagtatapos, bago natin hingin si Pastor Ian sa ating panalangin, ay makakarinig po tayo ng isang magandang awitin. Liwanag mo ang aking tanglaw sa aking paglalakbay. Kamay mo'y laging nag-aalalay sa araw-araw ng aking buhay. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo upang sa langit magtungo. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo ako. Salita mo ang aking gabay sa panahong nanlulumbay. Pag-ibig mo'y laging nag-aagapay ang aking sandigang matibay. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo upang sa langit magtungo. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo ako. Bagyo man ay dumating, ulap man ay magdilim, ikaw ay aking pupurihin. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo upang sa langit magtungo. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo ako. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo upang sa langit magtungo. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo ako. Panginoon, yakapin mo ako.
ako. Okay, Pastor Ian. Manalangin po tayo. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mabuting balita ng paghukom. Salamat, Panginoon, na may kasiguruhan ang aming kaligtasan sa inyo. Mm-hmm. Salamat, Panginoon, na nasaan sa Biblia na merong pagtatapos ng kasalanan. Mm-hmm. Ito ay tunay na mabuting balita na kayo lamang ang siyang maaring magbigay nito sa amin. Mm-hmm. Isang kasiguruhan ng aming kaligtasan, ang aming hinaharap ay may tunay na mabuting balita dahil kayo po ang aming pinangahawakan. Amen. Amen. Tanggapin po namin kayo bilang aming tagapagligtas, babalik na hari, hukom na siyang gagawad ng paghukom na may kapayapaan sa bawat isa sa amin. Mm. Salamat o Diyos sa kasiguruhang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kaibigan, patuloy akong nagdaanyaya sa iyo sa isang oras na pag-aaral para patuloy na mapapatatag ang iyong pananampalataya sapagkat mahal ka ng Diyos kagaya ng pagmamahal namin sa iyo. Purihin ang kanyang pangalan.